Princess Point of View. Kakapasok ko pa lamang ng bahay ay dinig ko na ang pagtatalo ni Ate at ni Mommy. Tungkol na naman siguro ito sa kasal ni Ate Pia. Pia, hindi lang to para sa kumpanya. Matagal ng kasunduan ito ng daddy mo at ng tito David mo. Dinig kong sabi ni Mommy sa kanya. Nanatili akong nakatayo sa likod ng pintuan dahil ayaw kong makaabala sa pinag-uusapan nilang dalawa. Mommy, hindi mo ko naiintindihan. Sinisira niyo ang pangarap ko. I'm just 23 years old tapos ipapakasal niyo ako sa lalaking ni Anino hindi ko pa nakikita. Tama ba yun? Mommy, simula pagkabata ginawa ko ang lahat para maging mabuting anak para sa inyo. Ngayong nasa tamang edad na ako, hayaan niyo naman po akong magdesisyon para sa sarili ko. Naiiyak na sabi ni Ate sa kanya, pagkatapos ay tinalikuran niya si Mommy. Pia! Pia! Kinakausap pa kita! Napahawak si Mommy sa kanyang dibdib kaya kaagad akong tumakbo papalapit sa kanya. Mommy! Nangilid ang luha niyang tumingin sa akin. Mommy, tama na po. Baka atakihin na naman kayo eh. Pakiusap ko sa kanya. Niyakap ko siya at inalalayan kong maupo sa sofa. Kumuha ako ng tubig sa kusina at inabutan ko siya. Hindi ko man nauunawaan ang pangyayari ay sa tingin ko, ayaw ni Ate Pia na magpakasal. At ayaw naman nila Mommy at Daddy na hindi matuloy ang kasal nila. Ang hirap palang maging adult, puro problema. Ayoko na tuloy mag-birthday. Exactly 1 month na lang, mag-18 na ako. Excited pa naman sana akong mag-debut, pero sa tingin ko problemado pa rin sila Mom at Dad, kaya hindi ko muna itatanong kung ano ang plano nila. Mabuti na lamang at napakalma ko si Mommy. Pero hindi sumabay si Ate Pia sa hapunan, kaya nag-decide akong puntahan siya sa kwarto. Ate, pwede po ba akong pumasok? Wala akong nakuhang sagot. Akmang aalis na sana ako ngunit bumukas ang pintuan. Kaya napangiti ako. Pagpasok ko ay nakita ko si Ating nakadapa sa kama at nakasubsob sa unan. Naupo ako sa gilid ng kama niya. Ate, galit ka ba kay Mommy at Daddy? Tanong ko sa kanya. Umiling siya sa akin bilang sagot. Ang totoo niyan, hindi ko naiintindihan kung bakit kailangan mong pakasalan ang lalaking hindi mo naman boyfriend. Kaya lang nakita ko si Mommy kanina. Mabuti na lang hindi siya inatake sa puso. Akala ko kapag tumanda na, pwede mo na lahat gawin kung ano ang gusto mo. Hindi pala. Sambit ko habang nilalaro ang dulo ng buhok niya. Lumingon siya sa akin at nahiga. Princess, kahit matanda na tayo, kailangan pa rin natin ng gabay nila Mom at Dad. Pero may sarili akong pangarap sa buhay. Ayoko pang mag-asawa. Hindi madali ang magpakasal lalo na kung sa lalaking hindi mo naman mahal. Seryosong sambit niya. Naawa din ako kay Ate. Alam ko kasing gusto pa niyang mag-travel around the world. Yun ang pangarap niya. Ako, hindi ko pa nga alam kung ano ang pangarap ko. Paano yan? Kilala mo naman si Dad. Kapag nagdesisyon na siya, wala nang makakapigil doon, Ate. Napabuntong hininga si Ate Pia at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi ako magpapakasal sa hari na yun. Kahit magalit pa sa akin sila Dad at Mom. Wika niya. Pagkatapos naming mag-usap ay lumabas na rin ako sa kanyang kwarto. Dahil sa kasal ni Ate, hindi naalala nila Mom ang dibo ko. Sayang yung gown na ako mismo ang nag-drawing para sana sa araw na iyon. Pero mas mahalaga sa akin na matapos na ang problemang ito para bumalik na ulit kami sa normal. Isang linggo ang lumipas ay itinuloy pa rin nila Mom at Dad ang preparation ng kasal. Hindi ko na sila nakikitang nag-aaway sa bahay. Ngunit halata pa rin kay Ate na hindi niya gusto ang nangyayari. Wala naman akong magawa dahil wala naman akong alam bukod sa maglakwat siya lang after ng school. Inaamin ko naman na medyo sakit ng ulo ako nila Mom at Dad
Pero in-enjoy ko lang naman ang teen life ko, lalo na ngayong ilang linggo na lamang ay 18 na ako. Hello, Princess! Sama ka sa amin! Manunood kami ng movie! Wika ni Floor nang sagutin ko ang tawag niya. Ano? Bakit di niyo sinabi agad? Sige, papunta na ako dyan, magbibihis lang ako. Excited na sabi ko sa kanya. Ibinaba ko ang tawag niya at kaagad akong nagpalit ng damit dahil nakaligo na naman ako kaninang umaga. Saturday ngayon, kaya it's gala day. Sigurado naman akong hindi ako hahanapin nila mom at dad. Sabihin ko na lamang may group study kami. Nagsuot lang ako ng high waist pantalon at floral white na crop top. Kinuha ko ang isang sling bag pagkatapos ay umalis na ako. Pagdating ko sa mall ay nandoon, nakita ko agad si Floor. Bumili kami ng ticket at napili naming panoorin ay Viva Film Movie. Floor, okay lang ba na manood tayo niyan? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Oo naman, nasa tamang edad na tayo, no? Litanya niya sa akin. Hindi ko alam kung anong movie ang papanoorin namin, pero nakita kong 18 years old and above daw yung restriction. Ay, bahala na nga. Pagpasok namin sa loob ay dumiretso kami sa taas. Puno na kasi sa ibaba. Nag-uumpisa na rin ang movie. Bit-bit ko pa ang isang bucket ng popcorn at si Floor naman ang may dala ng drinks. Tabi kaming naupo at tahimik na kumakain ng popcorn. Ngunit maya-maya ay pareho kaming napatulala nang mapunta sa kissing scenes ang eksena. Oh my God! Napatakip ako sa aking mata nang makita kong bumaba ang kamay ng aktor sa laylayan ng pantulog ng aktres. Princess, panoorin mo! Hinila ni Floor ang kamay kong nakatakip sa mata ko at nanlaki ang mata ko nang nakapatong na ang lalaki sa babae at gumagalaw na rin ito. Habang naghahalikan silang dalawa. Malakas na umungol ang babae kaya nagulat ako at naitapon ko ang popcorn na hawak ko. Ay, patay! Bulalas ni Floor nang tumalsik ang ilang piraso ng popcorn sa ulo ng nakaupo sa unahan namin. Lumingon ang babae at masamang tingin ang ipinukol niya sa akin. Nananadya ka ba? Mataray na tanong niya sa akin. Ngunit mas naagaw ng atensyon ko ang gumagawa ng milagro sa malaking screen, pati ang mabigat nilang pag-ungol at paghinga. Ito ang unang beses na nakapanood ako ng mature movie, kaya hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Sorry miss, nagulat lang itong kaibigan ko. Narinig kong sabi ni Floor sa babae. Umirap ang babae sa amin at itinuloy na rin nila ang panunood. Lumingon ang lalaki sa akin at nagtagpo ang mga tingin naming dalawa kahit sandali lang ay napansin ko agad ang kagwapuhan niya. Mabuti na lamang at natapos na yung scene na yun, nakahinga ako ng maluwag. Muntik na akong mapaangat sa upuan ko dahil sa init ng tagpo na yun na muntik ko ng hindi kayaning panuorin. Ano na ang kakainin natin ngayon? Itinapon mo na. Litanya ni Floor sa akin. Sorry na. Mamaya libre kita paglabas natin. Hindi ko maunawaan ang pinapanood ko dahil nakukuha ng lalaking nasa unahan ang atensyon ko. Panay kasi sila bulungan ng babae at nagngingitian pa. Mukhang hindi naman sila pumunta dito para manood. Natigil ang paglalaro sa utak ko nang makita kong naghahalikan sila sa harapan namin. Nagkatinginan pa kami ni Floor at sabay kaming napatakip ng bibig dahil sa pagkabigla. Hindi ko na nakayanan kaya inaya ko na siyang lumabas ng sinihan. Grabe, si Higop King pala yung nasa unahan natin. Litanya ni Floor nang makalabas kami. Ano? Anong Higop King? Usisa ko sa kanya dahil ngayon ko lang narinig ang salitang yon. Nakita mo ba kung paano niya hinalikan yung mataray na babae? Muntik na niyang higupin. Natatawang sabi niya. Pati ako ay natawa na rin. Hindi ko akalain na may mga ganun palang tao. Kahit alam nilang may makakakita sa kanila, itinutuloy pa rin nila. Ang virgin eyes ko.
Mangiyak-ngiyak na sabi ko kay Flor sabay punas ko sa mga mata ko ng panyo. Sus! Kung maka-virgin eyes ka naman, ilang linggo na lamang magkasing edad na tayo, no? Ninusuan ko siya na parang bata at sabay kaming kumain sa paborito naming restaurant. Masarap kaya ang halik? Mahinang bulong ko sa kanya na ikinangisi niya. Oo, lalo na yung first kiss. Kinikilig na sabi niya sabay tingin sa kaliwat kanan naming dalawa. Mabuti na lamang walang taong malapit sa pwesto namin. Paano masarap? Anong lasa? Tanong ko ulit sa kanya. Nagkaroon na kasi siya ng boyfriend noon pero naghiwalay din sila. Matamis? Hindi naman yun sa lasa, loka-loka ka talaga. Natatawang sabi niya sa akin. Mabuti na lang hindi kanya nabuntis. Nasamid siya sa sinabi ko kaya inihit siya ng ubo. Damn, buntis agad? Nagpahalik lang ako, girl. Ano naman tingin mo sa akin? Sama agad sa hotel. Magagaruti ako ni Dad kapag nagkataon. Natawa ako sa ekspresyon ng kanyang mukha. Mag-boyfriend ka na kasi para hindi ka inosente sa ganung bagay. Tsaka hello, 2023 na po. Wala na tayo sa panahon ni Maria Clara, no? Naiiling ko na lamang siyang nginitian. Kahit maloko ako sa ibang bagay, hindi ko naman alam ang ganon. Wala pa kasi akong nagiging boyfriend. Online games, shopping at pag-aaral lang ang alam ko. Kinagabihan ay hindi ako makatulog. Hindi ko alam kung bakit pero naiisip ko na naman ang mukha ng lalaking yun. Kailan kaya ako magkaka-boyfriend? Lumipas ang dalawang linggo ay araw na ng kasal ni Ate Pia. Maaga akong gumising dahil kukuhanan ang pictorial ng bride at maid honors. Tinawagan ko din si Flor at sabi niya, darating daw siya sa venue mamaya. Ano kaya ang itsura ng magiging asawa ni ate? Sana naman mabait ito para matutunan din siyang mahalin ni ate. Pagkatapos kong naligo ay nagsuot na ako ng bathrobe para magpa-makeup. Nasa 5-star hotel kami ngayon at dito gaganapin ang pictorial. Bumukas ang pinto ng kwarto ko at nagulat ako nang umiiyak na mukha ni mommy ang bumungad sa akin. Mommy, bakit po? Dinaluhan ko siya at niyakap niya ako. Ang ate mo! Umalis ang ate mo! Nag-iwan siya ng note at hindi na siya babalik. Humihikbing sabi niya sa akin. Napaiyak na rin ako dahil sa sinabi ni mommy. Umalis si ate? Ngayon pa na ikakasal na siya? Paano na? Sa pagkakaalam ko malaki ang nagastos nila mom at dad para sa ingranding kasal na ito. Anak! Sambit niya at humiwalay sa akin ng yakap. Ano po yun? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Hindi na pwedeng iatras ang kasal. Pwede ka bang pumalit sa ate mo? Wika ni mommy na nagpatigil sa pag-iyak ko. Po? Anong papalit? Hindi ko po kayo maintindihan, mommy. Naguguluhang tanong ko. Anak, makinig ka. Malaking kahihiyan sa pamilya natin at ni Tito David ang ginawang pagtakbo ng ate mo. Kaya ikaw na lamang ang magpakasal kay Harry. Paglilinaw ni mommy na ikinakunot ng noo ko. Mom, ako ang ipapakasal niyo? Anong alam ko sa pag-aasawa? Ang bata ko pa po. Sunod-sunod akong umiling sa kanya. Anak, mag-18 ka na, di ba? Hindi ka muna namin ipapasama sa asawa mo sa iisang bahay hanggat hindi ka pa nag-18. Dagdag pa ni mommy. Umatras ako sa kanya at umiling ulit ako. Mom, hindi ko po kaya. Wala po akong alam sa ganyan. Ipapakasal niyo ako sa lalaking doble ang tanda sa akin? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya.
Bumukas ulit ang pinto at seryosong mukha ni Dad ang bumungad sa akin. Napatakbo ako sa kanya at napayakap. Daddy, huwag mo pong gawin to. Ang bata ko pa po. Ayoko pong makasal. Daddy! Umiiyak na sabi ko sa kanya. Natatakot ako. Ganito din siguro ang naramdaman ni ate noon. Hinagod ni Daddy ang likod ng ulo ko at hinalikan niya ako sa noo. Princess, you're a big girl now. We can't afford to lose this marriage. Hindi lang ang kumpanya ang magsasuffer. Pati na rin ang kahihiyan ng both families. We need you, anak. Please, can you help us? Pagmamakaawa ni Daddy, tuluyan na akong napahagulgol dahil hindi ko kayang tiisin sila. Mahal na mahal ko sila kaya ayoko silang nakikitang nahihirapan. Wala sa sariling tumango ako sa kanya. Sige po. Sige po. Pagpayag ko kahit labag sa kalooban ko. Inumpisahan na nila akong make-upan ngunit wala pa ding tigil ang panunubig sa mata ko. Dinala na rin nila ang wedding gown ni ate sa kwarto ko kaya lalo akong naiyak. Si mommy ay panay din ang iyak at hindi naman maipinta ang mukha ni daddy. Ma'am, pwede bang ubusin mo na yung luha mo? Kasi nasisira ang make-up mo, baka hindi kayanin ang foundation natin. Pakiusap ng make-up artist ko. Kanina pa kasi ako panay punas ng mata at panay ang labas din ng sipon ko, kaya nabubura ko yung make-up na ina-apply niya. Sorry po. Uwi ka ko sa kanya. Halos 3 oras din ang lumipas nang matapos silang lahat sa pag-aayos sa akin. Gusto kong mamangha sa itsura ko, pero mas lamang ang kalungkutan na nararamdaman ko dahil ikakasal na ako. Kapag nalaman ito ni Floor, paniguradong maghihysterical yung best friend ko. Nagkaroon ng pictorial naming pamilya at pati na rin sa akin at sa bridesmaid na nagulat din dahil sa pagpapalit namin ni ate. Mga malapit naming pinsan kasi ang kasali. Si Daddy ang nagpaliwanag sa kanila sa nangyari. Kahit paano ay nakikita ko naman na gumaan ang pakiramdam nila dahil hindi natigil ang kasal. Pasado 3:00 ng hapon nang dumating kami sa malaking church. Sinalubong kami ng photographer at videographer para kuna ng shots. Lalong lumakas ang tibok ng puso ko. At parang gusto ko na rin tumakbo. Pero hindi ko pwedeng iwan na lamang sila mom at dad. Mabigat ang loob na bumaba ako sa kotse. Nakapasok na silang lahat sa simbahan at ang pagpasok ko na lamang ang hinihintay. Nang bumukas ang malaking tarangkahan ng simbahan, ay bumungad sa akin ang ingranding setup ng aking lalakaran. Makukulay na bulaklak, may red carpet pa at may mga talulot ng bulaklak. Para akong prinsesa na lalakad sa gitna nilang lahat. Ganitong-ganito ang naiisip ko sa birthday ko, pero hindi ko akalain na sa kasal ko pala ito mararanasan. Hindi ko magawang humakbang kahit may nagsasabi na sa akin na lumakad na ako. Nagdadalawang isip kasi ako kung tama ba ito. Princess! Tawag ni mommy sa akin kaya napatingin ako sa kanya na nasa di kalayuan. Pati ang mga tao ay nagbubulungan na din. Nag-ipon ako ng hangin sa dibdib at wala akong choice kundi ang magpatuloy. Nang makarating ako sa gitna ay sinabayan na nila ako. Anak, patawarin mo kami ni mami mo. Mahinang sambit ni daddy sabay pisil sa kamay kong nakahawak sa braso niya. Hindi po ako galit, daddy. Mahal na mahal ko po kayo ni mami. Kaya po pumayag ako.
nangingilid ang luhang sambit ko. Nagpatuloy kami sa paglakad hanggang sa makarating kami sa harapan. Ikaw na ang bahala sa prinsesa ko, Hari. Ingatan mo siya at mahalin. Naiiyak na sabi ni Dad. Opo, Tito. Narinig kong sagot ng lalaki pero hindi ko siya tinapunan ng tingin. Niyakap ko si Dad at inabot niya yung kamay ko sa lalaking ipinakasal nila sa akin. Nalalabo ang mata ko sa luha kaya pinunasan ko muna ito. Nang mag-angat ako ng tingin, ay nagulat ako nang makita ko ang lalaking nakaputing Amerikano na nakangiti sa harapan ko. Shall we? Malambing na tanong niya sa akin. Naumid ang dila ko at hindi ko mahanap ang isasagot sa kanya. Ang lalaking nakita kong nakikipaghalikan sa sinihan at ang lalaking ipapakasal nila sa akin ay iisa. Buong misa ng pari ay wala akong naintindihan na kahit ano. Ang nasa utak ko lang ay si Mr. Higop na nasa tabi ko. Anong gagawin ko? Natatandaan niya kaya ako? Bakit siya? Kung hindi pala umalis si ate ay siya ang magiging asawa niya. Siya pala si Hari Likawko. Nang matapos ang misa ay hinila niya ako patayo dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hey, mukha kang nakakita ng multo. Nakangiting sabi niya sa akin. Ay, shit. Ang bango ng hininga niya at ang gwapo niya sa suot niya. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Para na itong lalabas sa dibdib ko na anumang oras mula ngayon. May nag-abot ng singsing sa amin at binasbasan ito ng pari bago isinuot sa kamay ko. Nanginginig pa ang kamay ko nang damputin ko ang malaking singsing at sinuot ko sa daliri niyang parang kamay ng babae sa kinis. Nagpalitan kami ng wedding vows at pagkatapos ng ilang sandali ay kiss the bride na. Napalunok ako nang itaas niya ang belo ko. You're so young and beautiful. Nakangiting sabi niya sa akin. Hinapit niya ang manipis kong bewang at nanlaki ang mata ko nang halikan niya ako sa labi. Parang may nagliparang paru-paro sa tiyan ko. Iba ang pakiramdam. Tama nga si Flor. Matamis ang halik at nakakalunod na hindi ko maintindihan. Dahil labis akong na-overwhelm, ay nagdilim ng tuluyan ang paningin ko. Naramdaman ko na lamang ang mas mahigpit niyang pagyakap sa akin bago ako mawalan ng malay. Nang dumilat ako ay nag-aalalang mukha ni Mommy at Daddy ang bumungad sa akin. Anak! Princess! Bulalas nilang dalawa. Nakasuot pa rin ako ng wedding gown at inalalayan nila akong makaupo. Nasa sofa pala ako nakahiga at may naririnig akong ingay sa labas. Mom, what happened? Tapos na ba ang kasal? Inosenteng tanong ko sa kanila. Anak, akala namin kung napaano ka na. Nandito tayo sa reception. Munti ka na naming dalhin sa ospital. Mabuti na lamang at may doktor na tumingin sa'yo sa simbahan. Kaibigan ni Hari. Wika ni Mommy. Okay ka lang ba, anak? Tanong ni Dad. Tumango ako sa kanya at inalalayan na nila akong lumabas. Princess! Umaatungal na tawag ni Flor sa akin. Lumapit siya at niyakap niya ako ng mahigpit. Sinabi na sa akin ni Tita ang lahat. Kaloka ka. Nag-iyakan kaming dalawa at nasa likuran ko lang sila Mom at Dad. Excuse me, pwede ko na bang mahiram ang wife ko para sa cake cutting? Naghiwalay kami ng yakap at sabay kaming napatingin kay Hari. Sige na, kailangan ka na ni Boy Higop, ng asawa mo. Pagbibiro ni Flor, tinanggap ko ang nakalahad na kamay niya at dinala niya ako sa harapan ng napakalaking cake. Kinuha niya ang knife at hiniwa niya ang ibaba nito. Kumuha siya ng triangle shape at inilagay sa maliit na plato. Nagdagsaan ang mga bisita sa harapan namin. Kinukunan nila kami ng litrato at masaya silang lahat. Ah,
Nakaawang na labi niyang sabi sa akin. Ibinuka ko ng bahagya ang aking bibig at sinubo ang cake na nasa tinidor. Nagpalakpakan sila at ako naman ang kumuha ng cake sa plato. Bigla kong naalala ang ginawa niyang pakikipaghalikan sa sinihan, kaya sinadya kong lakihan ang portion na isusubo ko sa kanya. Matamis ang ngiti ko siyang tinignan. At saka ko iniumang sa kanyang bibig ang tinidor. Isubo mo lahat, Habi. Gigil pero nakangiting sabi ko sa kanya. Nagtawanan ang mga guest kaya nginitian ko din sila. Halos hindi magkaigi si Harry sa pagkain ng cake, but he tried na lunukin yun lahat. Nang matapos ang cake ay nagkaroon naman ng message ang aming mga magulang. Hindi ko naiwasan ang mapaiyak dahil nahawa ako ni Mommy. Pero may isang tumatak sa akin na sinabi ni Dad. Ang marriage is a sacred thing between two people. It requires a lot of efforts, love, loyalty, trust, security, and respect. Alinman doon ang mawala, guguho ang pagsasama. But paano ko naman mapaninindigan ang kasal kung wala naman kaming nararamdaman sa isa't isa? Kakayanin ko kayang gawin ang lahat ng yun? I can't believe you passed out while I'm kissing you. Napahiya ako sa ginawa mo. Seryosong sabi niya sa akin. Bakit ganon? Imbis na mabigat ang loob ko dahil sa ginawa nila Mom at Dad, bakit parang hindi ko nakakapa ang pagkadisgusto sa kanya? Mas natitigan ko siya ng malapit at mas nakita ko ang kagwapuhan niya. Ang makapal niyang kilay at ang kanyang mapulang labi ay masarap titigan. Hey, I'm talking to you. Ulit niya. Nagising ako sa sinabi niya. Sorry, anemic kasi ako. Pagdadahilan ko na ikinangisi niya. Lumitaw pa ang maliit na dimple niya sa dulo ng kanyang labi at ang maputi niyang ngipin. Are you real? Aha. Nagtatakang tanong niya sa akin. Kinagat ko ang ibabang labi upang pigilan ang sasabihin ko. Baka lumaki ang ulo niya kapag sinabi ko sa kanya na malakas ang dating niya. Kahit totoo naman. Don't do that. You're seducing me. Nasa gitna tayo ng dance floor. Mahinang sambit niya na ikinaawang ng aking labi. At sa paanong paraan ko naman siya siniduced. Tunog ng kalansing ng kutsara ang narinig namin kaya napunta ang tingin namin sa mga bisita. Anong meron? Nagtatakang tanong ko sa kanya. They want us to kiss again. Namilog ang mata ko at napatingin ako sa kanyang labi. Don't you dare to pass out again, my wife. Sambit niya at hinila niya ang bewang ko. Nagdikit ang katawan naming dalawa. Sobrang bilis ng kilos niya at namalayan ko na lang na bihag na niya ang labi ko. Napadilat ako sa pagkabigla. Parang sasabog ang puso ko at parang hindi ako makapaniwala na nangyayari ang lahat ng ito. Naramdaman ko ang paggalaw ng kanyang labi. Pipikit na sana ako, ngunit dumilat siya at binitawan ang labi ko. Do you like it? Nakangiting tanong niya sa akin. Wala sa sariling napatango ako sa kanya na lalo niyang ikinangiti. Ilang oras pa ay pakunti na ng pakunti ang tao. Nagpaalam na kasi sila sa amin dahil malapit na ring lumalim ang gabi. Harry, sabi ng tito mo tsaka mo na daw iuwi sa bagong bahay niyo si Princess. Wika ng daddy niya sa amin. What? Why? She's my wife now. Sabay kaming napatingin ni Flor sa kanya. Dahil hindi ko inaasahan na yun ang magiging sagot niya sa daddy niya. Harry, iho, minor pa si Princess. 2 weeks na lang naman magdidibo na siya kaya pwede mo na siyang kunin sa kanila. Doon ka muna umuwi sa atin. Dagdag pa ni Tia Esther ang mommy ni Harry na ngayon ay mommy ko na rin. I can't believe this, Dad. You forced us to get married. At ngayon na nagustuhan ko na siya, ilalayo niyo siya sa akin on our first night? Litanya niya. Hindi ko na maitikom ang bibig ko sa pagkabigla. At kahit kinukurot na ako ni Flor sa tagiliran, ay mas nararamdaman ko ang mabilis na silakbo ng aking puso. He admit it. He likes me. David,
Papayag ako kung papayag si Princess. Nalipat kay Daddy ang tingin ko, ngunit napatingin ako sa katabi kong mabilis na hinawakan ang kamay ko. She likes me too. Agap niya sa Daddy ko. Nag-iinit na ang pisngi ko at hindi ko alam ang isasagot ko kay Daddy. Anak, okay lang ba na sumama ka na kay Harry ngayon? Tanong ni Dad sa akin. Okay lang po, Daddy. Nakangiting sagot ko sa kanya. Nilingon ko si Harry at nakita ko ang pagningning ng mata niya. Very good siguro ang isinagot ko. Pagkatapos ng pag-uusap namin ay sumakay na kami sa bridal car. Ipapadala na lamang daw ni Mommy ang mga gamit ko bukas ng umaga. Bye Mommy! Bye Daddy! Bye Floor! Masayang paalam ko sa kanila bago isara ni Harry ang pinto ay magalang din siyang nagpaalam sa mga ito. Malayo ba ang bahay natin? Nangangati na kasi ako sa suot ko. Reklamo ko sa kanya. Ang hirap palang kumilos kapag ganito kalaki ang gown. Bakit ka pumayag na sumama sa akin? Tanong niya imbis na sagutin yung itinatanong ko sa kanya. Ha? Ewan ko. Basta naramdaman ko na lang na okay lang kahit sumama ako sa'yo. Bakit? Ayaw mo ba? Nagtatakang tanong ko sa kanya. I mean, you're a minor. Alam mo naman siguro ang ginagawa pagkatapos ng kasal, hindi ba? Kunot noong tanong niya sa akin. Napaisip ako sa sinabi niya. Ano nga bang gagawin namin? Wala namang sinasabi si Mommy sa akin. Wait lang, tatawagan ko si Mommy. At mangkukunin ko na sana ang phone ko sa pouch, ngunit pinigilan niya ako. What are you doing? Bakit mo tatawagan ang Mommy mo? Ha? Itatanong ko lang sa kanya kung anong gagawin pagkatapos ng kasal. Wala naman kasi siyang nasabi sa akin kanina. Basta na lamang niya ako pinagsuot ng wedding gown para ipalit kay ate. Kaya wala akong ideya sa gagawin natin. Paliwanag ko na ikinaawang ng kanyang labi. Wala kang ideya pero nanonood ka ng X-rated film? Pinagluloko mo ba ako? Hala, hoy, grabe ka. First time ko lang manood ng ganun, no? Hindi ko naman alam na ganun pala yun kalaswa pero... Teka, ano naman ang koneksyon noon sa gagawin mamaya? Kunot noong tanong ko sa kanya. Napahila mo siya sa kanyang mukha. Nakita ko din ang pagngiti ng driver namin. I can't believe this is happening to me. Bulalas niya. Ilang sandali lang ay narating na namin ang isang malaking bahay sa loob ng subdivision. Wow! Ang ganda! Namamangha kong sabi sa kanya. Itinaas ko ang laylayan ng damit ko at mabilis akong pumasok sa loob. Pagbihit ko ng doorknob ay bumungad sa akin ang malawak na sala. Kaagad kong tinungo ang kusina dahil yun talaga ang paborito ko sa lahat na parte ng bahay aside sa kwarto ko. Pero pagbukas ko ng ref ay walang kalaman-laman ito kundi tubig, gatas at canned beer. Bigo kong sinara ang pinto ng ref at tinungo ko ang hagdan. Kahit hirap sa suot kong wedding gown ay excited akong umakyat sa taas. May apat na pinto akong nakita. Yung iba ay nakalocked pa. Nang binuksan ko ang dulo ng kwarto ay namangha ulit ako sa laki ng kama. Kasyang-kasya ako at ang apat na aso namin sa bahay. Naupo ako sa gilid at nahiga. Tsaka ko pa lamang naramdaman ang labis na pagod, kaya ipinikit ko ang aking mga mata. Narinig ko ang pagsara ng pinto kaya napadilat ako. Nakita ko si Harry na naghuhubad ng kanyang damit. Anong ginagawa mo? Usisa ko sa kanya. What do you think? Hindi naman tayo pwedeng mag-honeymoon ng may damit. Sagot niya na ikinatigil ko. Honeymoon? Oh my God! Napatayo ako sa kama at napasandal sa gilid ng dingding. You mean, gagawa tayo ng baby? Hindi pwede yun, bata pa ako. Hindi pa ako pwedeng maging mother. Nag-aaral pa ako, no? Singhal ko sa kanya. Tuluyan na niyang nahubad ang suot niya at napalunok ako nang makita ang matinapay niyang tiyan. Ngayon lang ako nakakita ng katawan ng lalaki, kaya hindi ko maiwasan na mapatakip ng mata. Uy, teka, uhoy, magdamit ka nga!
Duro ko sa kanya. Wala akong narinig na sagot kaya ibinaba ko ang aking kamay. Nanlaki ang mata ko nang makita ko siyang nasa harapan ko na at isang dangkal na lamang ang layo ng mukha naming dalawa. Hari, isusumbong kita kay Daddy kapag may ginawa ka sa akin. Nauutal kong banta sa kanya. Tipid siyang umiti at pinasadahan ng kanyang daliri ang gilid ng aking mukha. Inilagay niya ang curly hair ko sa likod ng aking tenga. You're my wife now. It's your duty to make love with me. Mahinang sambit niya. Naamoy ko pa ang mabango niyang hininga. Nakaka-hipnotismo ang kanyang titig sa akin. I'm not yet ready. Nakayukong sabi ko sa kanya. Hindi ako makatingin sa maganda niyang mga mata. Nakakatunaw kasi siyang tumitig sa mukha ko. Inangat niya ang aking baba gamit ang kanyang hintuturo. Me too. Pero paano ko pakakalmahin ang sarili ko? I'm already turned on. Naguguluhan ko siyang tinignan. Yumuko siya kaya sinundan ko kung saan nakatingin ang mga mata niya. Hanggang sa dumako ang tingin ko sa nakausli niyang pambaba. Ang bastos mo, manyak! Malakas ko siyang sinampal sa pisngi ngunit bago pa ako makatakas ay nahawakan na niya ang braso ko. Saan ka pupunta? Uuwi na ako sa amin! Malakas niya akong hinila kaya sabay kaming bumagsak sa malambot na kama. Nasa ilalim ako at nasa ibabaw ko naman siya. Hinawakan niya ang kamay ko upang pigilan ako. Hindi ka na pwedeng umuwi. Asawa na kita, princess. No! Rape! Help! Sigaw ko. Bumulaslas siya ng tawa kaya natigil ang pagsigaw ko. Are you kidding me? Anong rape? Asawa kita at wedding night natin ngayon. Anong mali sa ginagawa ko? Nangilid ang luha ko at malapit na akong umatungal dahil sa takot. Hey, are you serious? Nahihimigan ko ang pag-aalala sa tono niya. Mabilis niya akong binitawan at ibinangon sa kama. I'm sorry. I'm just messing around. Wala akong intensyon na paiyakin ka. Wika niya. Umurong ang luha ko nang tumayo siya sa harapan ko. Mauuna na ako sa banyo para maligo. Mamaya ka na lang pagkatapos ko. Don't worry. Nag-usap na kami ng dad mo. Sinundan ko siya ng tingin ng talikuran niya ako at pumasok sa banyo. Nakahinga ako ng maluwag sa ginawa niya. Akala ko talaga gagawin na niya sa akin ang bagay na yun. Natakot ako dahil wala pa akong karanasan at ngayon lang kami nagkakilala. Hindi ko pa siya kilala ng lubusan. Agad kong hinubad ang wedding gown na suot ko at ipinatong sa sofa. Naglagay ako ng bathrobe pambalot sa katawan ko. Inilugay ko na din ang curly hair ko. Nang bumukas ang pintuan ng banyo, ay napatingin siya sa akin. Ikaw na. Wika niya. Pumasok ako sa loob at naligo na rin ako. Mga ilang minuto din akong nagbabad sa bathtub dahil nagustuhan ko yung essential oil na nilagay ko sa tubig. Paglabas ko ay mahimbing na siyang natutulog. Nagbihis ako ng damit at pinatuyo ko muna ang buhok ko bago ako nahiga sa tabi niya. Dahil sa pagod ay hinila na ako ng antok. Kinabukasan ay sinag ng araw na tumatagos na sa salamin na bintana ang gumising sa akin. Nang imulat ko ang mata ko ay nagulat ako dahil nakahiga na ako sa braso niya at nakayakap sa kanya. Ha! Matinis na sigaw ko. Napatayo ako sa kama at ganun din siya. Anong nangyari? Asa nagsunog? Pupungas-pungas niyang tanong sa akin. Sunog? Walang sunog! Bakit ka nakayakap sa akin, ha? Duro ko sa kanya. Pinasadahan niya ako ng tingin kaya niyuko ko ang aking sarili. Wala nga pala akong suot na bra at nanguha lang ako ng puting t-shirt at shorts sa cabinet. Mabilis kong hinila ang kumot at itinakip sa aking harapan. Wala akong damit sa cabinet kaya ito muna ang hiniram ko. Wika ko sa kanya.
Inunahan ko na dahil sa tingin ko, yun din ang itatanong niya sa akin. Hindi kita niyakap kagabi. May tinatawag ka pang pangalan na Blackie tapos sumiksik ka na sa akin. Anong gusto mong gawin ko? Litanya niya. Si Blackie yung dog pet ko na tumatabi lagi matulog sa akin. Napakamot ako sa ulo ko. Magsasalita pa sana ako, ngunit may kumatok na sa pintuan. Mga anak, gising na ba kayo? Narinig kong boses ni Mommy. Andito sila. Nagtatakbo ako patungo sa pinto at binuksan ito. Mom! Yumakap ako sa kanya. Hi, Ma. Bati sa kanya ni Harry. Ngumiti naman si Mommy sa kanya. Kasama ko ang Mommy mo. Nag-aayos ng breakfast, nagdala na rin kami ng mga gamit mo at groceries. Wika niya sa amin. Talaga? Tamang-tama, gutom na ako. Nakangiting sabi ko sa kanya. Sabay kaming bumaba ni Mommy. Susunod na lamang daw si Harry. Habang kumakain kami ay panay ang sulyap sa akin ni Mommy kaya panay din ang ngiti ko sa kanya. Mommy Easter, ang sarap naman itong sandwich na ginawa niyo. Puri ko sa kanya. Napangiti siya sa sinabi ko. Talaga? Nagustuhan mo? Favorite din yan ni Harry. Kung gusto mo, ituturo ko sa'yo para naman ikaw na ang maghanda niyan sa susunod. Nakangiting sabi niya. Napatingin ako kay Harry na ngayon ay nakatingin na din sa akin. Pagkatapos naming kumain ay sila na rin ang nagligpit. May kasama naman silang kasambahay na nag-aayos ng grocery namin sa pantry. Anak, hindi kami maaring magtagal dito. Kailangan na rin naming umuwi. Iiwanan ko muna dito si Aling Lily for 1 week. Magpaturo ka sa kanya sa gawaing bahay, okay? Bili niya sa akin. Sige po, Mommy. Salamat po. Mag-ingat kayo. Paalam ko sa kanila at humalik ako sa pisngi. Nagpaalam din si Harry sa kanila. Hinintay namin na makaalis ang kotse bago kami pumasok sa loob. Mommy likes you. Napatingin ako kay Harry nang sabihin niya yun. Really? I like her too. Pareho sila ni Mommy. Nakangiting sagot ko sa kanya. Tumitig siya sa akin pababa sa aking dibdib. Kaya niyuko ko ang aking sarili. Namilog ang mata ko nang makita ko ang bakat kong utong. Hoy, ikaw ha? Ang bastos mo talaga! Singhal ko sa kanya sabay takip ng kamay ko sa dibdib ko. Ako pa ngayon ang bastos? Kanina mo pa kaya yan ipinapakita sa akin? Ano? At bakit ko naman ipapakita ang utong ko sa iyo, Aber? Ang sabihin mo, malisyoso ka talaga? Nakanguso akong tumalikod sa kanya at umakyat na ako pabalik sa kwarto dahil aayusin ko pa ang mga damit at gamit ko na dinala ni Mommy. Ang dami mo namang gamit. Reklamo niya sa akin habang inaayos ko ang mga makeup ko sa vanity mirror. Nailagay na pala ni Aling Lily ang mga damit ko sa cabinet. Ganun talaga, girl ako eh. Kung gusto mo, lumipat ka ng ibang kwarto. Wika ko sa kanya. Naupo siya sa malambot na upuan at nagulat ako nang hilahin niya ako paupo sa kandungan niya. May hawak pa akong mamahaling pabango sa dalawang kamay ko. At bakit naman ako lilipat ng kwarto? Ang mag-asawa dapat nagtatabi sa kama. Litanya niya kaya napatingin ako sa kanyang mukha. Halos isang hibla na lamang ang layo ng mukha naming dalawa. Harry, mahinang sambit ko habang nakatitig sa kanyang mukha. What? Tell me. Paos na sagot niya sa akin habang nakatingin sa aking labi. May lamok! Hinampas ko sa noo niya ang babasagin na pabango pero hindi ito tinamaan. Buti na lamang at hindi nabasag, mahal pa naman ang bili ko dito. Ouch! Angil niya sa akin pagkatayo ko. Nasapo niya ang kanyang noo at napangiwi siya. Nataranta ako kaya ibinaba ko ang hawak kong pabango at muli ko siyang nilapitan. Okay ka lang? Sorry. Kasi naman, yung lamok. Anong okay? Ikaw kaya hampasin ko sa noo. Babasagin mo ba ang bungo ko? Singhal niya sa akin. Nagsisi ako sa ginawa ko kasi talagang nasaktan siya at namula pa ang noo niya. Eh, hindi ko sinasadya, Harry.
Sinubukan ko siyang hawakan pero tinabig niya ang kamay ko. Hanggang sa iniwan na niya ako. Tinawag ko pa siya pero hindi na niya ako nilingon ulit. Oh, hello! Napatawag ka! Tapos na ba ang honeymoon niyo ni Mr. Higop? Kumusta ang flower mo? Bungad sa akin ni Flor nang sagutin niya ang video call ko. Ano bang sinasabi mo? Tumawag ako kasi may sasabihin sana ako. Naiiling na sabi ko sa kanya. Kakatapos ko lang mag-ayos ng gamit ko. Naligo na rin ako at nagpalit ng damit. Pero hindi pa rin nabalik si Harry dito sa kwarto. Ano ba yun? Excited pa rin na tanong niya sa akin. Galit siya sa akin eh. Nasaktan ko kasi siya. Nakanguso kong sagot sa kanya. Ano? Bakit? Kakakasal niyo pa lang, nasaktan mo na siya? Amazona ka talaga? Litanya niya sa akin. Hindi man lang muna tinanong ang dahilan, hinusgahan na niya ako. Hindi ko naman sinasadya eh. Paano kung may malaria o dengue yung lamoksa noon niya? Diba mas delikado yun? Maang natanong ko habang kumakamot sa aking ulo. What? Ano bang ginawa mo sa lamok? Hinampas mo lang na galit na siya? Nakagat ko ang ibabang labi. Kasi may hawak akong babasagi na pabango kaya nagkabukol siya. Natampal niya ang kanyang noo at naiiling pero natatawa niya akong tinignan. I'm serious, Flor. Bakit ka tumatawa? Para kayong bata. Natatawang sabi niya sa akin. Sumimangot na ako sa kanya. Hihingi pa naman sana ako ng advice kung paano kami magbabati. Hindi kasi ako mapakali na galit siya sa akin. Oh, tapos? Anong gagawin mo? Hindi ka pa rin ba niya kinakausap? Tanong niya sa akin nang tumigil siya sa pagtawa. Hindi pa. Baka isumbong niya ako kay mommy. Nag-alalang sagot ko. Nako, madali lang yan. Yakapsul at kisperin lang, samahan mo na rin ng sorry, lalambot na agad ang puso niyan. Wika niya sa akin na ikinakunot ng aking noo. Ano? Yakapsul at kisperin? Ano yun? Usisa ko. Tunog gamot kasi nang maiutos ko na kay Aling Lily. Hay, naku, Diyos mio. Hug and kiss? Kung alam ko lang, itinuro ko na sa iyo ang mga pinagbabawal na teknik. Oh, wait lang. Don't tell me, hindi pa kayo nagaganon. Iminuestra niya ang kanyang dalawang hintuturo at pinagdikit niya ito ng paulit-ulit. Ano yan? Usisa ko sa kanya. Hala! S-E-X! Sininyasan ko din siyang huwag maingay dahil baka biglang pumasok si Harry dito. Shhh! Ano ka ba? Ang bata ko pa, no? Tsaka hindi pa ako pwedeng mabuntis. Nag-aaral pa ako. Mahinang giit ko sa kanya. Hay! Yung iba nga dyan, 15 pa lang, sumisirkus na. Tsaka anong bata? Isang linggo na lamang 18 ka na. Malago na nga yung kimpipay mo dyan, eh. Flor! Saway ko sa kanya. Natawa na naman siya kaya sinimangutan ko siya ulit. Grabe ka sa akin. Bakit mo naman ako igagaya sa mga ganun? Iba naman ako sa kanila. Tsaka isa pa, nag-aahit ako, no? Nakangusong sagot ko sa kanya. Hays, bahala ka. Sige ka kapag nagpakipot ka pa. Baka maghanap yan ng ibang hihigupin. Ikaw rin. Pagbabanta niya sa akin. Maya-maya pa ay nagpaalam na rin ako sa kanya dahil lunchtime na. Lumabas ako ng kwarto at bumaba ako sa sala. Hinanap ko siya pero hindi ko siya makita. Hanggang sa pagpunta ko ng kusina ay nakita ko siyang may hawak na sandok at nakasuot ng apron. Naalala ko ang sinabi ni Flor. Yakap daw at halik tsaka sorry lang, baka hindi na siya magalit sa akin. Pero nahihiya ako. Humakbang ako palapit sa kanya. Mukhang seryoso siya sa paghahalo ng niluluto niya, kaya hindi niya ako napapansin kahit nasa likuran na niya ako. Aling Lily, pakitawagan na lang po si Princess.
Narinig kong sabi niya. Akala niya siguro ako si Aling Lily. Inalala niya pa rin ako kahit may nagawa akong masama sa kanya. Sinuot ko ang dalawa kong kamay sa loob ng apron niya at pagkalingon niya sa akin ay mabilis ko siyang hinalikan sa pisngi. Pero imbis na sa pisngi ay sa labi niya tumama ang halik ko. Pareho kaming nagulat. I'm sorry kanina. Nag-init ang aking pisngi sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Napatingin ako sa kanyang noo at nandoon pa rin ang pamumula ng ginawa ko kanina. Humarap siya sa akin at nagulat ako nang kabigin niya ako sa bewang. Namalayan ko na lamang bihag na niya ang aking labi. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Parang may mga bulate na naman sa tiyan ko, ang panay ang talon at parang nagpa-party. Kasabay ng mabilis na tibok ng aking puso na parang lalabas na sa ribs ko. Ganito ang naramdaman ko noon sa church. At bagay sa kanya ang alias niyang Boy Higop dahil para na niyang hinihigop ang lahat ng hangin sa dibdib ko at sa labi na lamang niya ako humihinga. Damn! Impit na mura niya nang bitawan niya ang aking labi. Awkward kaming nagkatinginan at kaagad akong nag-iwas ng tingin. Masakit pa ba ang noo mo? Baka nabasag na ang skull mo. Magpunta kaya tayo sa doktor. Ngumiti siya sa akin at niyakap niya ako. Hindi na. Sorry din kasi hindi kita napuntahan sa kwarto kanina. May inasikaso kasi ako sa guest room. Sambit niya habang yakap ako. Naramdaman ko ang paglapat ng labi niya sa noo ko. Ito na yata yung kilig na sinasabi nila. Yung para kang nakalutang sa ere. Bukod sa ang bango ng lalaking nakaakap sa akin, guwapo pa. At asawa ko lang naman siya. Pero tunay kaya yung sinabi ni Floor? Kapag hindi kami nagganon, maari niya kaya akong ipagpalit sa iba? Pagkatapos niyang magluto ay naghanda naman si Aling Lily ng pagkain. Pinasabay na rin namin siya. Matagal na namin siyang kasambahay at talagang masipag siya. Nasa labas pala siya kanina. Mabuti na lamang at hindi niya kami nahuli ni Harry, kung hindi, nakakahiya. Tahimik kaming kumain pero panay ang sulyap niya sa akin. Ang sarap mo palang magluto. Wika ko sa kanya. Dapat lang, restaurant ang business namin. Nakangiting sagot niya sa akin. Ngumiti na rin ako at nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos naming tulungan na magligpit si Aling Lily, ay nagpaalam na kami sa kanya. Sabay kaming umakyat sa kwarto. Binuksan ko ang TV at naghanap ako ng pwedeng panoorin. Maaga pa naman kasi para matulog. Kinuha naman niya ang laptop niya at binuksan niya ito. Harry, sa Monday pala papasok na ako sa school. Ihahatid mo ba ako? Nag-angat siya ng tingin sa akin. Oo, kasal na tayo kaya dapat lang nagawin ko yon. Isa pa, pwede naman akong pumasok anytime sa restaurant. Sagot niya sa akin. Napangiti ako at muling itinuon ang mga mata sa panunood ng Korean movie. Harry? Narinig kong sagot niya. Yung babae sa sinihan, pwede ko bang malaman kung sino siya? Tanong ko sa kanya. Napalingon ako at napansin ko din na natigilan siya. She's my fiancé. Tipid na sagot niya na ikinagulat ko. Fiancé means pakakasalanan niya ang babaeng yun? Pero bakit siya nagpakasal sa akin kung nag-propose na pala siya sa babaeng yun? Napilitan ka rin bang magpakasal sa akin? Lakas loob kong tanong sa kanya. Yes. Pakiramdam ko may gumuhit na patalim sa aking puso. Bumalik ang mata ko sa pinapanood ko, ngunit nagtutubig na ang mga mata ko. Napilitan lang din siya gaya ko. Pero kailangan namin na maging mag-asawa dahil yun ang tama. Do you still loved her? Tanong ko habang nakatalikod sa kanya. Yes. Kanina parang gumuhit lang, ngayon parang bumaon na sa dibdib ko ang patalim dahil sa sagot niya. Pinahid ko ang luha sa aking mga mata.
Akala niya ba siya lamang ang napilitan? Ako din naman ayokong magpakasal. Kaya lang wala akong choice dahil umalis si ate at wala nang magawa si mommy at daddy. Hindi ko na siya muling kinausap pa. Hindi ko na rin tinapos ang panunood, nagpa siya akong maligo na rin. Pagkatapos ay nagbihis ako ng terno pajama. Kaunting scroll sa phone hanggang sa tuluyan akong nakatulog. Nagising ako dahil sa naramdaman kong pagyakap sa likuran ko. Hawak niya din ang kamay ko. Galit ka ba sa akin? Hindi mo na ako kinausap kagabi. Bulong niya sa tenga ko na nagpakiliti sa akin. Ewan ko. Hindi ko alam, Harry. Dapat ba akong magalit dahil naging honest ka? Tanong ko sa kanya. Pinihit niya ako paharap sa kanya. It doesn't matter kung mahal ko pa siya o hindi na. Wala na rin naman akong magagawa pa. Kasal na tayong dalawa, kaya ikaw na ang priority ko ngayon. Sambit niya. Gustuhin ko man siyang paniwalaan pero nag-aalinlangan ako. Hindi sapat ang salita niya para maibsan ang nararamdaman kong takot. Ito ang unang beses na na-attract ako sa isang lalaki. At inaamin kong nasaktan ako sa sinabi niya kagabi. Hinalikan niya ako sa noo at bumangon na rin kami. Dumating ang araw ng Lunes at maaga akong gumising dahil papasok na ako sa school. Siya naman ay pupunta sa restaurant dahil yun ang kanyang business. 5 taon pala ang agwat naming dalawa at sa edad niyang 23 ay successful na ang negosyo niya. Hinatid niya ako sa school at pagkatapos ay nagpaalam na rin siya sa akin. Uy sis! Tapik sa akin ni Floor pagkapasok ko ng gate. Nakasunod na pala siya sa akin. Kumusta ang honeymoon? Nakangising tanong niya sa akin. Ano ka ba? Wala ka na bang itatanong sa akin kundi honeymoon? Inis na tanong ko sa kanya. Palagi na lamang niya akong kinukulit kaya hindi ko muna siya tinatawagan itong mga nakaraang araw. Ay, ang damot ha. Siyempre gusto ko lang malaman kung masarap ba, kung compatible ba kayong dalawa in bed, ano ka ba? Gusto mo ba talagang ipangalandakan ang bagay na yan? Inispigil ko sa kanya. Pinandilatan ko siya ng tingin. Hoy, alam mo itsusera ka. Kalat na sa FB yung kasal ninyo, no? Napanood na nga ata ng buong school eh. Inikot ko ang aking paningin at halos lahat ng daraanan namin ay tumingin sa akin. Di nga, seryoso? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Oo! Inilabas niya ang phone niya at ipinakita niya sa akin. Kuha ito sa simbahan at may caption na The Luckiest Bride. Binasa ko din ang mga comments at mas marami akong nabasang hindi maganda. Buntis siguro kaya pinakasalan. Ang bata-bata pa, nag-asawa na. Ang gwapo ng lalaki pero mukhang napilitan lang. Fixed marriage yan, kawawa naman sila. Maghihiwalay din yan. May fiancé na daw yung lalaki pero inagaw lang ni girl. Hindi ko na kinaya ang mga sumunod na comment kaya ibinalik ko na sa kanya ang phone. Hoy! Teka! Hoy! Saan ka pupunta? Tawag sa akin ni Floor. Namalayan ko na lamang na nagbagsakan na pala ang aking luha. Hindi ko akalain na may mga ganoong tao. Hindi naman nila alam ang lahat, pero kung makapagsalita sila parang napakalaking kasalanan ang nagawa ko. Wala na akong mukhang maihaharap sa mga classmate kong dahil alam ko naman na mag-iiba na ang tingin nila sa akin. Pagkalabas ko ay sumakay agad ako ng taxi. Ini-off ko ang phone ko dahil alam kong tatawagan ako ni Floor. Patuloy lang ako sa pag-iyak. Kahit ang driver ay panay din ang silip sa akin. Pasensya ka na, Ining. Kung may problema ka, sabihin mo sa parents mo para gumaan ang loob mo. Wika niya sa akin. Salamat po. Humihikbing sambit ko. Nagpahatid ako sa kanya sa restaurant nila Harry. Gusto ko kasing malaman niya ang nangyari. Gusto ko na ding magpalipat ng school dahil nahihiya na akong bumalik sa school namin. Pagbaba ko ng taxi ay pumasok ka agad ako sa restaurant.
Napaka-elegante nito at halatang mamahalin ang siniserve dito. Andyan ba si Harry? Nangihilid ang luhang tanong ko sa kanya. Kilala ko siya dahil nakita ko siya sa reception ng kasal namin. Ah, si Sir Harry, nandoon po sa office niya pero... Ma'am! Ma'am! Hindi ko na siya pinatapos magsalita at tumakbo na ako patungo sa pinto na itinuro niya sa akin. Hindi na ako kumatok pa at pagbukas ko ay para akong nabagsakan ng malaking bato sa ulo nang makita ko siyang may kahalika na iba. Nang makita niya ako ay nanlaki ang mata niya at kaagad na tinulak ang babae. Princess! Awang ang labing sambit niya. Napatingin ako sa babae at napaatras ako. Siya lang naman ang babaeng ex-fiancé niya. I can explain everything, Princess! 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 Narinig kong tawag niya sa akin ng talikuran ko sila. Sobrang sakit lang. Hindi ko inaasahan na sa ganoong paraan ko pa sila makikita. Nangako siya sa akin na ako na ang magiging priority niya, but he's a liar. Patakbo akong lumabas ng restaurant at mabuti na lamang may taxi na tumigil sa tapat, mabilis akong sumakay sa loob. Princess! Mag-usap tayo! Bumaba ka dyan! Princess! Manong, tara na po. Mahinang sambit ko. Pinaandar niya ang kotse at nakita ko pa sa rearview mirror ang kanyang hindi maipinta na mukha. Kakasal pa lamang naming dalawa pero nagawa na niya akong lokohin. Dahil sa sama ng loob ay umuwi ako sa bahay namin. Pagkababa ko ng taxi ay nakita agad ako ni Mommy kasi kasalukuyan siyang nagdidilig sa kanyang mga tanim na rosas. Princess? Bakit ka nandito? Nagtatakang tanong niya. Imbis na sagutin ay kaagad ko siyang niyakap. Nakaramdam ako ng kapanatagan nang yakapin din niya ako pabalik. Hinaplos niya ang likuran ng buhok kong at nabitawan na niya ang hose na hawak niya kanina. Mommy! Hayaan niyo na po kaming mag-divorce ni Harry. Sige na, Mommy. Humihikbing sabi ko sa kanya. What? Why? What happened? Sinaktan ka ba niya? Boses ni Daddy ang sumagot kaya napahiwalay ako ng yakap at sa kanya naman ako yumakap. Daddy! He doesn't love me. Ayoko pong ipilit ang sarili sa isang taong hindi naman ako mahal. Daddy. Sagot ko sa kanya. Inaya niya ako sa loob ng bahay at kasunod na rin namin si Mommy. Inupo niya ako sa sofa at naupo naman sila Mom at Dad sa harapan ko. Tell us what happened. Seryosong tanong ni Dad sa akin. Napayuko ako at pinunasan ko ang aking luha. Ayoko na pong pumasok sa school. Iba na ang tingin sa akin ng mga schoolmates ko dahil maaga akong nagpakasal. Ilipat niyo na lamang po ako at paghiwalayin niyo na kami ni Harry. Nang sa ganun, maging malaya na rin siya. At mapakasalan na rin niya ang ex-fiancé na mahal niya. Nangingilid ang luhang sabi ko sa kanila. Nagkatinginan sila ni Mommy. Umakyat ka muna sa kwarto mo. Mag-uusap lang kami. Utos ni Dad sa akin. Tumayo ako at tinungo ko ang aking silid. Nahiga ako sa kama at ibinaluktot ko ang aking katawan. Hinayaan kong dumaloy ng malaya ang aking luha. Hanggang sa maya-maya pa ay naramdaman ko na ang pagbigat ng talukap ng mga mata ko. Marahan akong napamulat nang maramdaman kong may humahaplo sa aking pisngi. Pagdilat ko ay nanlaki ang mata ko nang mukha ni Harry ang bumungad sa akin. What are you doing here? Bulalas ko. Akmang babangon sana ako ngunit hinila niya ako kaya muli akong napahiga sa braso niya. Dapat bago ka umalis tinanong mo muna ako, Princess. Hindi yung basta mo na lamang ako iiwan. Alam mo bang nag-alala ako sa iyo nang hindi kita nadatnan sa bahay? Seryosong sabi niya sa akin. Bumalik ka na sa babae mo.
Tinalikuran ko siya ngunit hinila niya ako ulit paharap sa kanya. Kaya halos magdikit na ang mukha naming dalawa. I'm sorry. Sa maniwala ka at hindi tinapos ko na ang lahat sa amin. Simula ng araw na nalaman ko ang plan ni Dad na fixed marriage. Yes, I admit na minahal ko siya at inalok ko siya ng kasal. But noong nagkita kami sa mall, I found out that she's pregnant with other guy na nakilala niya lang sa club. Nasalubong kasi namin ang ubigay niya at hindi sinasadyang nasabi niya ang pagbubuntis nito. Kaya tuluyan na akong nakipaghiwalay sa kanya. Kanina, pumunta siya sa restaurant. She was desperate na akuin ko ang responsibility ng ipinagbubuntis niya. Nagulat din ako nang hinalikan niya ako. But I promise, hindi ko na yun uulitin ulit. Please, forgive me. Pagmamakaawa niya sa akin, napapikit ako nang halikan niya ako sa aking noo. Tunay ba yung sinasabi mo? Hindi mo ako niluloko? Nangingilid ang luhang tanong ko sa kanya. Dinampian niya ng halik ang aking labi. Nakalimutan mo na ba? Ang sabi ko, ikaw na ang priority ko ngayon. You're my wife now. Dapat sa bahay ka natin umuwi. Litanya niya habang nakatingin sa aking labi. Kasi nagselos ako. Nakangusong sabi ko sa kanya. Ewan ko kung tama bang term yung ginamit ko, pero nanibugho talaga ako nang makita ko siyang may kahalika na ibang babae. Hindi mo kailangang magselos. I'm all yours. Nakangiting sambit niya. Sinimangutan ko siya at kinuha ko ang kumot upang ipunas sa labi niya. What are you doing? Nagtatakang tanong niya sa akin. Diba sabi mo, you're mine? Burahin mo yung kiss ng babaeng yun. Kuskusin mo ang labi mo. Inis na sabi ko sa kanya. Bago ko siya ulit talikuran, tumayo ako sa kama at akmang lalabas na, ngunit mabilis niya akong napigilan at niyakap niya ako mula sa likuran. Let's go home, please. Mahinang sambit niya sa tenga ko. Tumango ako bilang pagtugon sa kanya. Napatingin ako kay Harry ngunit tumango lang siya sa akin. Nakausap ko na sila bago ako umakyat sa kwarto mo. Nakangiting sambit niya. Napanatag ako nang sabihin niya yun. Kung nais mo talagang lumipat ng school, madali namang gawa ng paraan yun, anak. Panimula ni Dad nang maupo kami ni Harry sa sofa. Nag-angat ako ng tingin sa kanilang dalawa ni Mommy. Hindi na po ako lilipat, Dad. Naisip ko kasing wala naman akong dapat ipaliwanag sa ibang tao. Dahil alam ko naman kung ano ang totoo. At isa pa, malapit na rin naman akong makagraduate. Ayoko ding iwan si Floor. Pagdadahilan ko sa kanya, na-overwhelm lang siguro ako dahil instant celebrity na agad ako nang magpakasal ako sa murang edad. Sigurado ka ba dyan, princess? Ulit ni Mommy na ikinatango ko naman. Pagkatapos naming mag-usap ay nagpaalam na rin kaming umuwi sa bahay. Dumiretso kami sa kwarto at nagpalit ng damit. Pagkatapos ay bumaba na kami para maghapunan dahil nakapaghain na rin si Aling Lily. Pagkatapos naming kumain ay naupo muna kami ni Harry sa sala. Nanood kami ng movie ng magkasama. Bakit? Nagtatakang tanong ko sa kanya dahil pasulyap-sulyap siya ng tingin sa akin. Magkatapat kasi kami ng sofa na inuupuan naming dalawa. Wala. Kukuha lang ako ng popcorn. Paalam niya sa akin. Halos kalahati na ang palabas nang bumalik siyang may dalang isang mangkok ng popcorn. May dala din siyang dalawang can ng beer. Harry, hindi ako umiinom. Wika ako sa kanya. It's mine. Nakangiting sagot niya sa akin. May dala din pala siyang soft drinks. Hinayaan ko na lang dahil minsan lang naman ito. Nang matapos ang movie ay tapos na rin siyang uminom. Inayos niya ang kalat at pagbalik niya ay inaya na niya ako sa taas. Ang ganda ng movie, no? Happy ending. Nakangiting sabi ko sa kanya. Sana maging ganun din tayo in the future. Kahit na hindi tayo nagmamahala ng ipakasal tayong dalawa.
Napatigil siya sa paglakad at nilingon niya ako. Bakit? Ngayon ba mahal mo na ako? Seryosong tanong niya na ikinabilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam. Nauutal na sagot ko sa kanya. Hinila niya ako papasok sa kwarto at isinandal niya ako sa likod ng pinto. Mahal mo ba ako? Ano ang nararamdaman mo kapag ganito ako kalapit sa'yo? Napasinghap ako dahil halos isang dangkal na lamang ang layo ng mukha naming dalawa. Niyuko pa talaga niya ako para mas maabot niya ako dahil matangkad siya. Hindi ko alam, pero sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Tapos parang hinahalukay ang tiyan ko. Namilog ang mata ko nang kunin niya ang kamay ko at ilagay sa dibdib niya. Pareho lang tayo ng nararamdaman. Ibig sabihin noon, mahal mo na ako at mahal na rin kita. Nakangiting sabi niya sa akin. Tuluyan niyang tinawid ang pagitan naming dalawa at hinalikan niya ako sa labi. Parang nanghihina ang tuhod ko at kinabig pa niya ang bewang ko para mas lalong maging pabor sa kanya ang paghalik niya sa akin. Hanggang sa napapikit na rin ako sa kanyang balikat. Narinig ko ang ungol niya at namalayan ko na lamang nasa gilid na kami ng bed. Oh, damn. I can't wait anymore. Sambit niya sa gilid ng tenga ko. Humiwalay siya at tumingin siya sa akin. Let's sleep. Sambit niya. Sa tingin ko ayaw pa rin niyang may mangyari sa amin dahil 17 pa lang ako. Kahit ang totoo pareho na kaming nadadarang na dalawa sa isa't isa, kaya niya pa rin pigilan ang nararamdaman niya. Niyakap lang niya ako hanggang makatulog na kami pareho. Bumalik sa normal ang buhay ko. Pumapasok na ulit ako sa school, ang kaibahan nga lang may gwapo na naghahatid sundo sa akin. Minsan may mga tao pa din na tumitingin sa akin, pero hindi ko na sila iniisip. Ang mahalaga sa akin ay kung anong meron kami ni Harry. Hanggang sa dumating na nga ang 18th birthday ko. Akala ko walang celebration na magaganap, ngunit pinadala ni Mommy ang gown ko para sa party. At sobrang saya ko nang makita ang design nito. It was my design. Nakita daw ito ni Harry sa mga gamit ko at ipinagawa niya. It was a dream come true for me dahil noon pa man ay nahihilig na ako sa pagde-design ng mga damit. At sabi ni Harry kapag nakatapos daw ako, ako daw ang bahala kung ano ang gawin kong negosyo. Full support daw siya sa akin. Ang swerte ko lang dahil meron akong husband na sobrang gwapo at nire-respeto ako sa desisyon ko. Miss, tawag na po kayo sa labas. Imporma sa akin ng isa sa party organizer. Tumayo ako sa harapan ng vanity mirror at lumabas ng room ko. Paglabas ko ay bumungad sa akin ang gwapong mukha ni Harry. Shall we? Nakangiting sabi niya sa akin. Ikinawit ko ang aking kamay sa kanyang braso at inalalayan niya akong bumaba sa mataas na hagdan. Mukhang mas masaya ka ata ngayon na. Natatawang sabi ko sa kanya. Of course, matagal ko nang hinintay ang araw na to. Kinailangan ko pang mag-promise sa daddy mo, no? Litanya niya na ikinatawa ko. Alam ko naman ang tinutukoy niya. Simula kasi nang mag-asawa kaming dalawa, pinag-aralan ko na kung paano maging asawa. Nakikinig din ako lagi kay Mommy sa mga pangaral niya sa akin. Magpapaturo na lamang ako kay Harry sa pagluluto. Sa taas pa lamang ng hagdan ay nakita ko na ang mga taong nag-aabang sa akin. Ngunit hindi ko inaasahan na makikita ko si Ate Pia. Katabi siya ni Mommy at naiiyak nang makita niya ako. Hindi ko na rin napigil ang aking luha. Akala ko talaga hindi na siya babalik at hindi na kami muling magkikita. Inabutan ako ng puting panyo ni Harry. Wipe your tears, my love. Baka masira ang makeup mo. Sampit niya. Pinunasan ko ang aking luha at pagkababa ko ay kaagad ko siyang niyakap. Sorry. Humihikbing sabi ni ate. Humiwalay ako ng yakap at umiling sa kanya. No, ate.
Hindi mo kailangang mag-sorry. Natanggap ko na naman. Mabait si Harry. Nakangiting sabi ko sa kanya habang umiiyak. Nagkausap na kami kanina. At nagpasalamat na rin ako dahil panatag naman sila Dad at Mom sa relasyon niyo. Tumango ako sa kanya. Hindi ka na ba aalis? Tanong ko sa kanya. Nagpalingalinga siya kila Mom and Dad pagkatapos ay umiling. Hindi na. Wala na sa bahay ang baby nila kaya kailangan nila ako. Tsaka isa pa, napatawad na nila ako at humingi din sila ng tawad sa akin. Niyakap siya ni Mommy at ganun din si Dad. Siguro ganun talaga kapag magulang ka na. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanan ng anak, magiging magulang ka pa rin at matututong magpatawad. Kasi isa lang naman ang nais nila ang makakabuti para sa mga anak nila. Naging masaya ang selebrasyon ng aking 18th birthday. Lalo pat okay na ulit ang pamilya namin. Sis, happy birthday! Kinuha ko ang inabot na gift ni Floor. Thank you. I wish maging masaya ka at pati na rin ang pagsasama niyo ni Harry. Sure yan ano, di ba love? Nilingon ko si Harry at nagulat ako nang hapitin niya ako at halikan sa labi. Heist, kaingit naman, China oil. Naiiling na sabi ni Floor, sabay talikod sa aming dalawa. Ano ka ba? Nakakahiya. Saway ko sa kanya. Bakit naman? Ginawa na natin to nung kasal, di ba? Natatawang sabi niya sa akin. Kinurot ko ang pisngi niya dahil nakakagigil talaga ang mukha niya. Mamaya na, marami pa tayong bisita. Sabi mo yan na. Pahabol pa niya sa akin. Hinila niya ako sa gitna ng maliit na stage na napapalibutan ng mga pulang bulaklak. Isinayaw niya ako at tinitigan na parang ako na ang pinakamagandang babae sa harapan niya. I love you. Sambit niya. I love you too. Nakangiting sagot ko sa kanya. Kinintilan niya ako ng halik sa noo ko at nagpatuloy kami sa pagsayaw. Nang matapos ang party ay lagpas na ng alas 12 ng gabi kami nakauwi. Nagulat pa ako ng pagbukas ko ng pinto ng kwarto ay may mga kandila at petals na nasa paligid. Nangangamoy din ang mga bulaklak sa buong paligid. Napalingon ako kay Harry. Anong ibig sabihin ito? Alam na. Nakangising sabi niya sa akin. Sinara niya ang pinto at humarap siya sa akin. This is our first night together. Napapikit ako ng halikan niya ang tungki ng ilong ko. But if you're tired, hindi. Putol ko sa sasabihin niya. Umikot siya sa likuran ko at ibinaba ang zipper ng damit ko hanggang sa tuluyan itong nalaglag sa sahig. If not, pwede ko na bang umpisahan? Ikaw bahala. Nakangiting sagot ko sa kanya. Binuhat niya ako at dinala sa loob ng kwarto. Inihiga niya ako sa kama at nagtanggal na rin siya ng saplot sa katawan. Kinakabahan man, handa na ako sa maaring maganap sa amin sa buong magdamag. Pero ang mahalaga, mahal ko ang taong pag-aalayan ko ng aking sarili at makakasama ko pa habang buhay. Ano ang magandang aral ang natutunan nyo sa ating kwento ngayon? Mag-comment lang kayo sa baba at asahan nyo ito'y aking babasahin at pupusuan. Maraming maraming salamat!